about the film Okja. And we are the Superpigs. About Superpigs. Because kain lang ng kain pag na kila Ciara. Yeah. Ah, oh. Sarap dito ng food, ma'am. Hindi kami wala kami kila Ciara ngayon. Nasa amin kami. So last Friday we watched a movie entitled Okja. We needed a miracle. And then we got one. This beautiful and special little creature will be a revolution in the livestock industry. Our super pigs will not only be big and beautiful, they will also leave a minimal footprint on the environment, consume less feed, and produce less excretions. And most importantly, they need to taste fucking good. Our plan is to expose Miranda, rescued Okja, and bring her back to you. 10 years in planning, on the cusp of a product that will feed millions. And what happens? That farmer girl is going to destroy us. You should know the situation is not good. Each night before you go to bed. Shame you have to tell all those little white lies. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one, the only. This is dedicated to the one I love. This is dedicated. And the director of this movie is Bong Joon-ho. He is making a movie about sci-fi action, and he made a movie entitled Monster Movie. He's a South Korean film director. The language of the film is Korean and English, and the type of the film is drama, action, and comedy. And the date that the film was shown is May 19, 2017. The running time is approximately 2 hours. The main actors are Mia, Lucy, Nancy, Jay, and Okja. Si Mia yung bata. Basta si Mia. It's the kid that owns Okja. And Okja is the super pig. And Jay is the one who helps Mia to save Okja. And Lucy, sila yung nung super pigs. Yung Merano Corporation. Next, so we're gonna give you the synopsis of the movie. Started from the beginning. Started nung nakagawa yung company nila Lucy ng Super Pig. Sila yung nag-experiment. Tapos binigay yun sa 26 country. Tapos kinuha nun nung malaki na sila. Tapos dun, bali nag-start yung story. They had this competition wherein it will last for 10 years. So from 1997 to 2017. 26 super pigs to 26 different countries. 10 years. But 1997! 2007. So, joke lang po yun. No, di pa yung pinapatapos. Uli plus 10 lang. Years uli. Ma'am, plus 10 years yun uli. So, it's 1997 when the Miranto Corporation introduced the Super Pigs, wherein they distribute 26 Super Pigs to 26 different countries. They will choose the best Super Pig. The zoologist traveled from the 26 different countries, and then next is, how does the story have a touch of truth or reality? How is it connected with what you observe in real life? Yun nga. Yung movie naman, fiction siya dahil nga wala nga super pig. Pero yung
kwento na ano doon, non-fiction siya. Kasi yung iba naman talaga nararanasan. Fiction siya. Dahil nga wala naman talaga Superpig sa ano. Pero yung sa kwento niya, na kung kunwari aalisin lang yung pagiging Superpig niya, di ba lahat naman nararanasan sa totoong buhay? Oo. Parang sa social relevant nga lang. Para bang yung pet mo, basta dahil nga may, di ba, maraming Pilipino yung mahilig mag-alaga ng pets. Tapos pag nag-alaga sila, napapamahal na sa kanila yung pets nila. Mm-hmm. Tapos yun. Kaya mahal ko si Reyvee. Nagkakaroon na sila ng special affection dun sa alaga nila na kahit anong mangyari. Bilin mo ako. Aalagaan ko, protektahan nila yun. Piso, wala akong pangpunas. In short, love yourself. Guys, love yourself. Oh, ikaw na nakikinig kayo. Mama! 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 Sabi ni Reyvee. Bawiin ng 10 points. Ano, next na ba? Are the significant dialogues that made the story unforgettable? Yung we love you, ma. Yung we love you. Tsaka yung, kasi hindi siya sinabi, ano yun? Verbal way, yun nga yun nakalagay nga sa plan. Yung ano, yung translation, yung sinabi ni Jay kay kay Mija na ano yung ano, yung without your ano, without your permission, we would not continue with the decision. Na dadalhin sa just sa New York. Tsaka yung respect. Kasi pero meron pa rin umaano sa akin. Napapaisip kasi hindi na-reveal kung ano yung binubulong ni Mija kay Okja. Kanong kumalma siya, feel ko sa part 2. Love me. Abangan ko yan. Dear, ano. Naka naman Netflix. Ooh. Bakit may yuto rin? Wala nga, friend. Hindi kaya. Wait lang, yung is the story original? Original oh. Naman siya. Original. Pero... Ay, original siya. Original siya kasi yun na nga, umikot yung story kay Okja. Kasi yung... Na dahil ginawa lang nila si Okja, and then katang isip lang. Huwag ka maniniwala. Actually, hindi lang din yun yung... Joke lang. Yung mismong point of originality niya. Mismo yung story talaga, original talaga. Yun ba? Parang wala pa. Kasi wala ka pa makikitang film na nakagawa sila ng isang animal, tapos ginawa nilang competition. Dinistribute nila sa iba't ibang bansa, tapos after 10 years, ganun katagal yung competition, lumalalaman. Tapos, ang real point talaga nila kung bakit nila ginawa yun is para magkaroon ng food. Na healthy. Yeah. Na parang extraordinary. So, kahit anong movie pa, wala pa kaming naririnig ako, na mabasa. Wala pa rin akong naanong movie na mayroong mga tao nagpro-protect. Organization na nagpro-protect sa ano. Siguro animal. Ikaw, ako nga wala eh. Ako nga, di ba, kakasabi ko lang, paki-playback mo yon, sinabi ko yon. Nako ha, gigigil ako. Next question, please. Next na is musical scoring. Oh, kaya na, kaya na, kaya na. Kaya na. Dahil ko lang sinabi, hindi pa ba ko yun? Ano na, Ben? B-boy. Number one. Game. Is the musical scoring appropriate in the building the right emotion? Yes. Kasi yung part doon na parang pinahanap ni Lucy si Mija kasi nakuhanan sila sa CCTV. Tapos yun, parang yung sound doon medyo cutie-cutie lang pero parang medyo suspense lang. Very, very light lang. Yeah. Pagdating naman sa that... Does it enhance to promote the viability of this film quality? Hindi ko alam yung viability. Yung parang... Yung musical scoring. Musical scoring. Kasi dun sa movie, pag napanood nyo, hindi naman masyadong... hindi masyadong maraming sound effects. Unlike other movies kasi nakada ganyan kasi tawag dito hindi siya yung kada emotion may music ang may senti mood ba music ang magse-set talaga ng mood hindi siya ganung type ng film ang magse-set talaga ng mood niya is yung actors yeah, yung portrayal ng actors tsaka yung mismong story so pagdating sa musical scoring niya hindi talaga masyadong
nagamit para maging success yung film. Ito, grabe. Although maganda yung film, magandang film, but hindi na hindi masyado na, malaki ang contribution sa film. Oh no! Okay. Yung, kahit tatlo na lang kami. Does it enhance to promote the viability? Umihi sila! Yes po. Ano ba yung viability? I don't know. Question number 3. Is the theme song memorable? Actually kasi yung movie, wala siyang ano, theme song. Tapos yung mga ginagamit nilang sound effect is parang mga ano lang, instrumental, something like konting strumming ng guitar, ganyan. Konting beat lang. Kasi hindi mo nga makapansin ang music doon. Unlike kapag nanood ka ng ibang movies, you would say na, la, yun na yung music, yun na, la. Tapos, pag may narinig ka isang music, ayun, kakabahan ka na kasi, yan na pala, nag-shift na ng scene. Unlike dito sa movie na to, hindi mo talaga mapapansin na yung sound. Mapapansin mo lang muna lang siya pag nadala ka na nung emotion mo na, okay, ganyan lang pala. Lang. Unlike other films na music yung nag-set ng mood, music yung nag-set ng emotion mo. Next. Yung sound effect niya, hindi siya talaga nakakaset ng mood. It does not set the mood, it does not set any emotion. The story itself will set the mood for you. Yeah, that's right! Tapos meron namang isa dun, sa parang... Oo nga, although may music nga siya, pero it does not set the mood. Yeah, that's right! Yung sa tunnel, ang amazing sa tunnel. Kasi nakaka-excite siya. Like, tatakas na nila si Okja. 2, 3. Hi, Mom! So, Mom, we have our last message to you, Mom. May miss ka namin. Ito po yung last naming peta. Mom, marami. Ito namin naming peta, Mom. Ito na yung last, Mom. You're the mother peta. Yeah. Best mother peta. But, ano, Mom, okay naman siya. Okay kasi na, nakahasa po yung skills namin sa mga bagay-bagay. Hindi lang nage-enjoy po kami. Yan lang din. Nage-enjoy. Ma'am, makapal nage-enjoy to. Ma'am, hindi lang. Hindi sa academic purposes na natuturin kami kung paano makipahalupilo. Yeah. Yes, and yung relationship po namin towards each other, like, oh my God, you can see the harmonious relationship with us. Tapos ma'am, ano din po, para sa health, kasi ang daming pagkain dito. Yes. So I think, nagdaan yung peta niyo po, ma'am, para makakain ako. Ma'am, worth it po yung chicken wings. Ma'am, tungkol sa lahat ng petas niyo, thank you and we appreciate them. Kasi, hindi lang, alam namin na hindi lang yun para sa grades. It is also for our skill development, our self-development, ma'am. And thank you po. Kasi, thank you. Binigyan niyo kami ng ganun. You gave us that. We were trained. Yes, ma'am, there is. Sorry. Siguro pagdating ng grade 12 or ng college. Maybe in grade 12 or college. Na-encounter ulit namin to. Encounter Okja. Maaaring sanay na kami. Maybe we are fond. We are Natuturin kami, ma'am, ng time management. We also learn time management. Nag-schedule, ma'am, kami. We schedule everything. Ng shooting. And parang kain. Parang kumain sa bahay. So we can eat at our house. Hi, I'm Bea Maxine Rosales, Philippines. And I am here trying to... Yes, this is your Reyvee R. Carlos. Signing off. Ciara Paglinawan. Doris na. Ciara Paglinawan. Hey, Angelika, Myriel, Gerio. 17, Philippines. My name is... Ako nga po pala si Joshua Chi, nakatira sa Quezon City, 58 Manonggo Street, Tatalong Quezon City. Para po sa mga magnanakaw dyan, ayun na. And this real
yun, Angelo Gale. Now we are signing off, ma'am. And we will meet.